seryoso masyado yung immigration officer, hindi masyado ngumingiti. Medyo kinabahan tuloy ako habang nasa harap niya ako. Hi guys! Welcome ulit sa aking channel. For today's vlog, isashare ko sa inyo yung mga common questions and answers ng Canadian immigration pagdating nyo dito sa Canada. And then sa second part of this video, isashare ko din sa inyo yung mga requirements na ipinakita ko sa Canadian immigration pagdating ko dito sa Canada. And bibigyan ko din kayo ng mga tips to answer yung mga questions nila and how to behave pagdating natin sa harap ng immigration kapag nasa harap na tayo ng immigration. So it's better guys na tayo ay prepare and well poised pagdating natin sa harap ng immigration kasi medyo may kahigpitan yung immigration dito sa Canada. Kasi sa dami nga ng pumapasok dito na iba't ibang tao galing sa iba't ibang bansa, mahigpit sila sa mga tao na papapasukin nila sa kanilang bansa. Although dokumentado tayo, mas maigi na hindi lang tayo prepared documentally, prepared din tayo sa sarili natin pagharap natin sa immigration officer. So this vlog again is based on my own personal experience pagpasok ko ng Canada. To start guys, sa aking vlog, isashare ko muna sa inyo pagdating ko dito sa Canada, ang aking port of entry ay sa Vancouver Airport. Meron din akong ginawang vlog doon nung nakapasok ako ng Canada. And pagdating nyo nga sa airport ng Canada, kung saan man yung port of entry nyo, pwedeng sa Calgary, pwedeng sa Vancouver, pwedeng sa Toronto. Ang naging experience ko dyan, pagdating ko sa pila ng immigration, may nag-assist sa akin na isang staff or airport personnel para dalhin ako dun sa isang kiosk. Pagkatapos doon, nagkuha ako ng customs declaration. I-declare ko lang yung laman ng aking bagahe na wala akong dalang mga illegal or kung anuman. Pagkatapos noon, i-click-click ko lang yung nasa kiosk. No, no, ganyan. Pagkatapos, may lumabas ng resibo and ipapakita nyo yung resibo na yon kasama ng iba nyong requirements na ipapakita nyo sa immigration. Later on guys, sa later part of this video, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga requirements na dinala ko at ipinakita ko sa immigration officer pagdating ko sa mismong harapan nila. Okay guys, to start, first possible question na pwedeng itanong ng immigration sa inyo ay, what is the purpose of your travel? So guys, dito sa tanong na to, gustong malaman ng immigration officer kung ano ba ang dahilan kung bakit kayo pumunta ng Canada. Iba-ibang dahilan. Meron to work, to study, at to visit. So sabihin nyo lang sa immigration, I am here to work, I am here to study, ganyan, I am here to visit Canada. Second question is, how long will you be staying here in Canada? So guys, dun sa aking experience, dahil ako ay isang foreign worker, nakalagay sa contract ko na 2 years yung aking stay sa Canada. So ang sinabi ko sa immigration officer ay for 2 years. Medyo tricky din kasi yung question na yun na how long do you plan to stay in Canada? Kasi syempre bilang sa atin, sa mga kapwa ko foreign worker na nanonood dyan sa aking vlog, 2 years yung karaniwan na nakalagay sa ating kontrata. Sa LMIA din natin, ganun din yung nakalagay. Pero bakit ba itinatanong pa ng immigration officer yon? Base sa aking mga nabasa, gustong malaman ng immigration officer kung alam mo ba yung talagang allowed na stay mo sa Canada. Hindi natin pwedeng sabihin na I want to stay here or I am planning to stay here for 5 years or 6 years o kung gaano mang katagal or sabihin natin permanently. Kasi nakalagay sa kontrata natin na 2 years lang yung ating kontrata. So sabihin lang natin na 2 years. Pero syempre, tayo, nangangarap tayo dito sa Canada na maging permanent resident. Gusto nating magtrabaho dito, manirahan ng matagal. Pero dapat sabihin natin sa immigration na 2 years lang. Kasi baka magka-problema tayo pagka sinabi natin gusto nating matagal. Pero yung nakalagay sa kontrata natin ay 2 years lang. So hindi siya parehas. Magkaiba yung sinasabi natin sa nakalagay sa papel natin. So malaki ang chance na magka-problema tayo doon. So sabihin nyo lang, kung foreign worker kayo, nakalagay sa kontrata nyo, 2 years lang. Okay, next question is, what type of work will you be doing here?
So tinanong sa akin to ng immigration officer. Sa isip ko, bakit itatanong pa ng immigration officer kung ipinasa ko naman sa kanya yung mga requirements ko, tinignan niya, nandun naman nakalagay kung ano yung trabawin ko. So sabihin nyo lang guys, straightforward lang. I will be working here as a nurse. I will be working here in Canada as a retail store supervisor. Or I will be working here in Canada as an engineer or childcare teacher, mga ganyan. Sabihin nyo lang, straightforward lang. Tatanungin din nila sa inyo guys, what company are you working for? Sabihin nyo lang sa kanila, I will be working at this type, this name of company, blank, blank company. Yon. So, ang gusto lang naman malaman ng immigration is alam ba natin talaga kung ano yung pinapasok natin, alam ba natin yung mga information na nakalagay sa mga papel natin, yun yung gusto nilang malaman doon. Tinanong din nila sa akin, who is your employer? Sabi ko, I will be working at this Tim Hortons. Or pwede nyo sabihin kung ano yung company na pagkatrabahohan nyo, I will be working at Canadian Tire. Ganyan, I will be working at blank blank engineering company. I will be working at Tim Hortons. Or I will be working at A&W. Ganun lang guys. Brief lang yung sagot and then straightforward, specific, wala nang paligoy-ligoy. Kung ano yung itinanong nila, yun din yung sasagutin nyo. Eto guys, na-experience ko din, itinanong sa akin ng immigration, when is your birthday? Sabi ko, tricky question, bakit tatanungin mo pa yung birthday? Kasi dun sa passport natin, nakalagay yung birthday natin, di ba doon? So gusto lang din malaman ng immigration na ikaw ba talaga yung nandun sa passport. Nag-research din ako eh, sabi ganun nga daw, gusto lang din malaman ng immigration na tama and alam mo yung detail sa passport mo na ikaw talaga yung nandun sa harapan nila. Medyo ano guys, no? Medyo parang nakakalito or nakakatawa, pero kasi tatanong pa nila yung birthday mo, when is your birthday? Ganyan. So guys, yun yung mga na-experience ko na itinanong sa akin, mabilis lang naman sa immigration. Straightforward lang yung sagot, walang masyadong interrogation. Basta kompleto ka ng requirements na ipapakita sa kanila. Okay guys, for the second part of our video, sasabihin ko sa inyo yung mga requirements na ipinakita ko sa kanila and yung mga hinanda ko bago ako pumunta sa Canada and daladala ko to sa aking hand carry baggage. So guys, itong mga documents na to, yung mga important documents nyo, huwag nyo siyang ilalagay sa check-in baggage nyo kasi kakailanganin nyo siya pagpunta nyo ng Canada or sa mga layover nyo. So guys, to start, syempre, unang-una dyan, passport. Hindi dapat mawawala yan. Lagi nyo siyang ilalagay sa inyong handy. Itong mga requirements na to, pwede nyo siyang ilagay sa isang envelope or sa isang folder kung saan kayo komportable. Ang payo ko, ilagay nyo siya sa isang matigas na folder or yung mga plastic envelope na medyo yung matitigas yung plastic para hindi siya mayupi-yupi. Para pag pinakita natin siya sa immigration officer, presentable yung mga documents natin. Second requirement na hinanda ko and pinakita ko is yung port of entry letter. So, dalhin nyo yon, i-print nyo. Kung kaya nyo ng dalawang kopya each document, mas maganda para kung kuwain man ng immigration officer, meron kayong kopya pa sa sarili nyo. So guys, payo lang din, sa lahat ng documents nyo, lagi kayong gagawa ng 2 copies. Para meron kayong reserba pag nag-print kayo. Third document na dala ko ay yung aking approved labor market impact assessment or yung aking LMIA. Nandun din yun sa folder ko. At next na requirement na dala ko ay yung aking job offer letter at saka yung aking contract. Dalhin nyo lang yon para in case na hanapin sa inyo, meron kayong maipapakita sa immigration. So guys, yun yung mga main documents na hinanda ko by the advice of my consultant. So passport, port of entry letter, LMIA, offer of permanent employment, tsaka yung inyong job contract. Okay guys, so for the third part naman ng ating video, yung sasabihin ko sa inyo yung mga tips pag nasa harap na kayo ng immigration and how to answer them. So base sa experience ko, pagdating ko sa harap ng immigration, nag-greet kagad ako sa kanila ng good morning officer, good afternoon officer, or good evening officer kung anong oras kayo dumating doon. And just a simple smile lang, ganun lang. Bigyan nyo yung passport nyo sa kanila,
And then yung documents nyo, ilagay nyo lang siyang i-ready para kung sakaling hingin nila, ipapasa nyo na lang sa kanya. Kung sabihin nila, can you show me your port of entry letter? O ito po. Can you show me your LMIA? So, laging handy para pag hinahanap nila sa inyo, hindi na kayo maghahalughog sa bag nyo. Asan yung port of entry letter ko? Asan yung LMIA ko? Para alam ng officer na, ay, ready to. Well-prepared itong tao na ito. Mas maganda yon guys. Good impression yon sa immigration officer. And then, second tip, guys. Pagdating nyo sa harap ng immigration officer, just relax lang. Be confident. Hinga lang ng malalim. Hinga lang kayo ng malalim. And relax lang. Panoorin nyo lang kung ano yung ginagawa niya. Makinig kayo sa kung anong meron siya sasabihin. Ibigay mo sa akin ito. Pag may itinanong siya sa inyo, alisto lang kayo. Kung hindi nyo man marinig yung sinabi niya, sabihin nyo lang, I'm sorry, can you repeat it? Or pardon me? Ganun lang. Third tip, guys, is be professional. Huwag kayong lingon ng lingon kung saan-saan. Kasi hindi rin magandang tingnan sa harap ng immigration officer na lingon kayo ng lingon kung saan-saan. And then, kung huwag kayong gagamit ng cellphone sa harap nila, para alam nila na just be present at the moment, no, sa kausap natin yung immigration officer. Fourth tip, sa mga tanong nila, just answer it specifically. Huwag maraming kwento kapag may isinagot tayo sa kanila. So for example, gaya nung sinabi ko kanina, be specific. Pag tinanong ka, who is your employer? My employer is Canadian Tire. My employer is A&W. Huwag nyo nang sabihin sa kanila, I will be working at A&W. I will be doing this. I'm in charge of this. I will be supporting my supervisor and the staff. Yung mga ganon. Huwag nyo nang elaborate. Sabihin nyo na lang sa kanila kung ano yung tinanong nila. So, yun lang guys. Yun lang yung mga experience ko na gusto kong i-share sa inyo na na-experience ko pagdating ko dito sa Canada. So, sana guys, nakapagbigay ako ng information sa inyo dito sa aking short vlog. And kung meron kayong mga questions, comments, or suggestions, guys, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang guys. Salamat ulit sa panonood and God bless sa inyo lahat.